Good morning na sa ni Juan. Ating pakinggan po si Jason sa kung paano niya po ipinahiya, no, sa social media yung mga dati niyang mga kasama, no, sa GMA7. Sinabihan niya ng mga walang modo itong mga broadcaster na ito, kasi siya nga naman walang kinikilingan at walang pinoprotektahan, pero bakit ipinapakita po nila sa taong bayan na ganun sila? Atin pong subaybayan, ano, ating panoorin at pakinggan ang tinig ni Jason sa ito po. Pakinggan po natin. Nalulungkot dito sa mga huling pangyayari sapagkat saksi naman kayo at dito'y laman ng buong social media itong mga pangismid. Hindi maintindihan, ano? Yung bang ano bang tingin ninyo, Diyos kayo? Ha? Nagsalita ng taong bayan. Hindi yung gusto ninyo ang masusunod. Kung hindi nanalo yung kinakampihan yung kandidato, wala eh, demokrasya ito eh. Sa demokrasya, kung sino yung binoto ng higit na kakarami, yun, tanggapin mo. You're supposed to be professionals. But the way you're acting like, you know, nakakawala ng mga ano eh, nakakawala ng respeto, no? Tapos, walang modo. Hindi marunong gumalang. Tingnan mo. Hanggang ngayon, meron pa rin na the son of the dictator. Ano ba kinalaman noon? Ha? Anak ng magnanakaw. Hindi naman magnanakaw. Anak ng diktador. Hindi naman diktador. Hindi pa nga nakakaupo eh. Tatawagin nyo ng ganun. Alam mo, kabulastugan yung ginagawa ninyo eh. Lalo kayong mawawala ng audience. Lalo kayong mawawala ng credibility. Lalo kayong mawawala ng moral ascendancy sa mga tao. Ha? Hindi na maibabalik. Yung dati-dati pag nagsalita ang announcer, it is the gospel truth. Ngayon hindi. Sasabihin ng ano? Kasi nga, hindi ko maalaman why you're not supposed to be biased. You're supposed to be objective. You're supposed to be a poker face. Wala kayong sinisino. Yung nasa ng good manners and right conduct. Hindi ugaling Pilipino yon yung pagbambabasto sa ano. As a matter of fact, tayong pinamagalang na broadcaster o journalist sa buong mundo. Ha? Hindi naman tayo Amerika eh. America, but still, in America, they call them Mr. Biden, Mr. Trump. We don't call them Ulyaning Biden. Hindi natin ginagawa yun. Hindi ginagawa ng mga American journalists yun. Hindi natin tinatawag na anong tawag nito? Scammer. They are addressed as POTUS, President of the Republic, President of the United States. Ano bang napakahirap bang sabihin na ano, na Mr. Marcos, Ms. Duterte? Ha? Bakit sinisilaban ba ang ano, mga puwit nyo na para kayo sinisilian? Nakaka-ano? Galing pa naman kayo sa mga buhay na pamilya. Ha? Jessica Soho, graduate ng UP. Ha? Vicky Morales, you come from the elite of the Dasmariñas Forbes Park area. Mel Tianco, what happened to you? Ha? Ano nangyari sa iyo, Parts? Ha? Hindi ko maintindihan eh. Nakapokus yung discussion on the election, biglang sa panalo sa election, iibahin yung ano. It saddens me. Nakakalungkot. Dahil mga nakasama ko kayo, grabe yung paghangako sa inyo. No? Kasi mga graduate kayo ng buwan ng eskwelahan, UP, Ateneo, De La Salle, ha? Kami, graduate lang kami dyan sa tabi-tabi, University of Mindanao. Eh, mga ganun, no? Southeastern University, dito sa probinsya. But we learn how to, we know how to respect. And remember, these are duly elected officials of the land. Hindi to basta naiupo lang dyan. Hindi sila appointed. If you cannot respect the person, you respect the position. They represent the office of the presidency.
They represent the office of the Vice Presidency. Huh? They represent the Senate of the Republic of the Philippines, the House of Representatives of the Republic of the Philippines. When you disrespect them, you disrespect the people of the Republic of the Philippines. You disrespect your very own audience. Kaya kayo nawawala ng ano ng viewers. Kasalanan nyo yan. Diba? Bakit kayo ngayon binabastos sa social media? Because you allowed yourself, na ma-overtaken yung inyong mga personal. Hindi porke gusto ninyo na mahalal yung kandidato ninyo. Eh kayo ang ano, huwag sa Bisaya pa kamo'y magbuot. You are disrespecting the over 30 million Filipinos who voted for these people. Kung hindi nyo binoto, problema nyo malaki yun. Hindi problema ng taong bayan yun. But at least, be decent. Yan nga sinasabi eh. Hindi porke may pinag-aralan, may kultura, no? May manners. Yung, I can't believe that your breathing went down the drain. Sus Mario, Sep, kagaganda ninyo, kagaganda ng mga suot nyo, ng mga alahas ninyo. But does that speak of you as a good person? When you disrespect the very person that the people elected into office. What have become of you? When you open your mouth, you speak with contempt. When you act arrogantly. Unbelievable. Unbelievable. Kakaya kayo? Sa totoo lang. Buti na lang, wala na ako dyan sa ninyo. Kasi asin yan. Yung ang tao, sasabihin sa'yo, ano ka ba? Wala kang modo, wala kang galang. Yan lang pwede niyo pamanay sa mga anak ninyo. Of course, except for Jessica So, wala naman anak yan. Or Mike Enriquez, walang anak yan. Pero kayo may mga anak, pakita nyo paano mga... Kasi pag marunong ka magrespeto, rerespetuhin ka. Pero kung hindi ka marunong rumispeto, hindi ka na rerespetuhin. I just hope, ano lang, silakbo lang ng damdamin yon. Pwede naman magbago ang tao, pwede naman mag-apologize. Ako, binubunghalit ko lang kung ano yung nararamdaman ko. Kasi hindi po ako makapaniwala eh. Kasi ang taas ng respeto ko sa mga yan. No? Nakasama ko halos lahat yan eh. In the original ABS-CBN of 86, kasama kami ni Doris Bigonia. Magkasama kami ni Mel all through my life. Huh? Inside and outside the entertainment industry. Inside and outside radio and television. Wadyo ko malipay na eh. Ay, sus, bakit ba nasabi ko yun? Ako, taas ang respeto ko rito eh. Kay Vicky Robles eh. Hindi bali yan sila Lord, mga ano yan, talaga antipati ko nang dating yan, ever since maintindihan na natin yan eh. Tsaka yung iba pang manasa, Channel 5, maintindihan natin yun. Kasi from the very start, consistent sila eh. Na talagang anti-Duterte, Pero itong disappointing. Ay, nako.